burger, stay on bowl. Pop and I kick with it. Body nang sang sush. What's up, it's me, Maeve. So for today's video, isa-share ko sa inyo ang tatlong hair tools na sulit at affordable sa Shopee. So kung gusto nyo makita at malaman yon, please keep on watching. First na ipapakita ko sa inyo ay ito. Ayan, yung blower. So, nabili ko to for 176 pesos sa pagkakatanda ko. Kasi sale ko siya nakuha, pero ang price range lang niya ay nasa 170 to 199 pesos sa Shopee. So, ililink ko na lang sa baba yung mga kung saan ko siyang shop nabili. So, ayan. Ang ganda nito kasi 3 months ko na siyang nagagamit. At ayun, mabilis rin siyang makatuyo ng buhok. Ipapakita ko sa inyo. Ayan yung box niya. Yun, may box siyang kasama. Pero, medyo nayupi na siya kasi matagal na rin to sa akin. Ayan. Papakita ko sa inyo yung laman, yung blower mismo. Ito na siya. Ayan, ganito lang siya kalaki. Medyo okay na rin for blower. Ganyan lang siya kalaki. So, dito makikita nyo, matte yung texture niya. Tapos, dito naman ay glossy. Tapos, ayan, may Apple logo lang siya dyan. Hindi ko alam kung bakit, pero ayan, may Apple logo siya dyan. Tapos, ito, yung parang exhaust ba yung... Hindi ko kasi masyadong alam talaga yung mga ano ng blower, pero ayan. Yan, dito yung, meron siyang ganito sa likod. At ganito yung bunganga niya. Tapos, ito yung mga switch, mga buttons niya. Ayan. Tapos, maganda rin siya para sa akin kasi 3 months ko na rin siyang nagagamit at wala namang problema. Mabilis rin siyang makapagpatuyo ng buhok. Tapos, may 3 modes siya. Parang, isang cool, isang medium, tapos isang yung hot na mismo talaga yung buga ng hangin sa kanya. And then, malakas rin talaga siya. So, may control siya rito na ito, mahina, malakas, tas yung super lakas na talaga. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Tapos, may blue light din, may blue light din siya rito. So, ang blue light daw na lumalabas dito ay ito daw yung nagpo-protect sa hair para hindi daw ma-damage. Ganyan. Tapos, medyo ang ayaw ko lang dito is yung saksakan niya kasi sobrang ano lang, liit lang, ganyan lang. Ayan, ganyan yung saksakan niya. Okay naman, makapal naman siya. Ayan. Pero, hindi lang talaga ako masaya kasi parang ang ikli, parang isang ganyan mo lang. Ayan. So, saksakan natin para maipakita ko sa inyo kung maganda ba to. And then, ayan, basa rin yung buhok ko kasi kakatapos ko lang maligo para ma-test rin talaga natin to. Kung ilang minutes ko mapapatuyo yung makapal kong buhok, ano. So, isasaksak ko lang siya. So, ito, itong button na to sa baba, ito yung off, yung off, yung mahina, tas yung malakas na buga, ganyan. Tapos, dito naman sa taas, yung kung gano'n siya kainit. So, ipapakita ko sa inyo. So, ito, ayan, off, off. And then, yung katamtaman na hangin. Ayan. Ayan yung katamtaman na hangin niya. Ayan. So, ganun lang. Dalawa lang pala yung dito sa baba. Dalawa lang yung option niya. Yung mahinang buga, then yung malakas na. Tas off na yung dito. Ayan. Ulitin natin. Ito yung katamtaman na buga lang. Saktong buga lang. Ganyan. Ayan. Then, ito na yung malakas. Ayan. Tapos, dito naman sa taas, ito naman yung kung gaano siya kainit. So, ito, pag ginanyan mo siya, ayan yung malamig na hangin lang. Then, pag kinalahati mo siya, wait, ayan. Pag kinalahati mo siya, ito naman yung medium na heat lang, yung hindi ka magpapasok, hindi ka mapapaaray. Tapos dito naman, ito na yung malakas, dito na yung mainit na hangin na lalabas dito sa blower. So, yun lang, ayan. Ito yung hangin niya. Ito yung cool. Ayan, tapos may blue light din siya. Wait, ayan. Nakikita, hindi nyo masyado nakikita. Patayin ko lang yung ring light ko.
Patingin ko lang yung ring light ko para makita nyo ng maigi yung ilaw. So, ayun yung hangin niya. Napakita ko na sa inyo. Tapos, titignan natin kung ilang minutes niya itong mapapatuyo yung buhok ko. Ayun yung buhok ko. Basang-basa siya at makapal siya. So, magta-timer tayo. Nasaan yung cellphone mo, Teng? Lobat lang, diba? Pera muna. 5% lang. Pera muna nga muna. Nakachig yung cellphone ni Mama. So, bago ako mag-start, talagyan ko lang ng hair oil or argan oil yung hair ko. Ayan. So, ayan na. I-start na natin siya. Natuyo ko na yung hair ko gamit yung blower. Ayan. So, umabot lang ako ng ng 7 minutes and 3 seconds. Ayun, 'di ba ang bilis? So, 7 minutes ko lang siya napatayo using the blower. So, 'di ba? Great buy na rin 'yon or great steal na rin 'yon for 170 plus or 199 plus lang na blower. Ayan. Ko napakita sa inyo, may kasama pala siyang ganito. Ayan, para lang ito sa mga parang volume-volume. Eh, hindi pa naman ako masyadong marunong gumamit ng blower. Maganda na rin yung blower na yon. So, bilhin nyo na yon. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. At next naman ay plancha ng buhok. So, ito, nabili ko to for 315 pesos yata. Ayan, ililink ko na lang ulit sa baba yung link nito. Kung saan ko siya nabiling shop. Ayan. So, ito naman is yung Sonar. Ang tatak niya ay Sonar SN823. Glossy yung plancha. Ayan. Nakikita nyo naman. And then, maganda siya. Ganyan siya kalaki. Parang pwede na ito yung mga pang parlor. Tapos, ayan. Tapos, ang kapal rin ng ano niya, ng wire. So, ito. 5 months ko na rin itong nagamit. Like, last year ko pa siya binili, or January, February, March, April, May. January ba? January ko yata to binili, or December? Ah, January. January, kasi New Year. Ayan. 5 months ko na rin siyang nagagamit. January, February, March, April, May. June, July. 7 months. 7 months ko na siyang nagagamit. So, 7 months ko na itong nagagamit. At okay pa rin yung quality niya. Quality nice pa rin siya. Sobrang ganda. Ayan. Tapos, ang ganda ng wire. Diba? Ang kapal niya. Tapos, ang haba, girl. Ang haba niya. Ayan. Ito yung gusto ko, yung mga wire na mahaba. Ayan, oh, ang haba niya. Ang haba niya. Tapos, ang ganda. Lalang, ang ganda lang niya. Kasi, sobrang ganda niya mag-plancha ng buhok. Tapos, ang gaganda rin ang reviews nito sa Shopee. Kaya, binili ko to, tinry ko siya. Tapos, ayun nga. Ang ganda nga talaga. And then, ayan, may button siya dito. Ayan, may button siya dito. Like, yung degree, kung ilang degree yung gusto mo. 160, 180, 200, and 220 yung max niya. Ayan, so isaksak natin siya. Ayan, painitin lang muna natin yung plancha bago natin siyang ipunta dito sa mga degree. So, pag sinaksak nyo siya, may makikita kayong ilaw dito. Like, ayan, power. Ayan, tapos painitin lang natin siya for 5 minutes. Then, tsaka tayo mag-proceed doon sa may mga degrees. So, ayan, napainit na natin siya. Ayan, ipupunta lang natin siya. Ayan, lumilipat. Like, umiilaw yung kung saan degrees mo siya pwede ipunta. So, nasa 220 degrees Celsius tayo. Ito tayo ng 200. Ayan o, lumilipat. Ayan.
180, and then 160. Ito yung button niya para mapunta. So, sa 180 tayo. Wait. Ayan, 180 tayo. Tapos, ipapart ko lang yung buhok ko. Then, magpo-proceed na tayo sa pagpa-plancha. Ayan, tas kunin ko tong ating plancha. Nasa 180 degrees Celsius tayo. Ayan. Ayan. Ipapas forward ko na lang once na natapos na, okay? Ito na yung naging resulta niya. Nilagyan ko lang siya ng oil kasi dry yung buhok ko. Ayan. Ayan yung naging result niya. Maganda naman siya. Ayan o. Hindi ko lang masyadong na-plancha ng maigi kasi hindi ko nakikita laong salamin. Ayan. Pero, ang ganda ng performance nito. 7 months ko na siyang nagagamit at ayos pa din yung quality niya. Ayan. Wait, ayusin ko lang yung buhok ko. Ang next and last na ipapakita ko sa inyo ay ito, yung mermaid curler. Ba tawag dito? Ayan, 3 barrel. Ayan. 3-barrel mermaid curler yata yung tawag dito. Hindi ko na masyadong sure. Pero ito, nagamit ko na to for almost 3 months. At okay naman siya. Hindi ko naman siya araw-araw nagagamit. Pero, nagamit ko na siya like 5 times sa kapatid ko at sa mama ko. Hindi ko na siya maipapakita sa inyo ngayon. Kasi medyo nahihirapan talaga ako gamitin to ng sarili ko lang. Ayan, nahihirapan ako kasi malaki. Tapos, ang maliit pa yung buhok ko. Ayan, siguro kaya naman to once na may katulong ako na siya mismo magka-curl nito sa aking buhok. Ayan, ipapakita ko na lang yung picture dito, dyan sa taas, para makita nyo kung ano yung pagka-mermaid wave niya, kung maganda ba siya. Ayan, para sa akin, maganda na rin tong bilhin, lalo na pag, kasi uso na yung ganung curl, diba, yung mermaid curl. Lalo nang maganda to sa mga long hair. Ayan, sobrang ganda ng outcome nito. Ipapakita ko na lang dito yung picture ng mama ko na ginamitan ko siya nitong mermaid curler. Ayan, tas dito makikita natin yung switch niya dyan. Ayan, ganyan lang yung switch niya. Then may ilaw siya rito. May dalawang temperature lang siya, which is yung 210 degrees Celsius and then 180 degrees Celsius. Ayun lang yung temperature niya. Ayan, tapos yung saksakan niya ay ganito. Ganyan yung kapal ng wire. Okay na rin to. At mahaba rin yung saksakan niya. Ayan. Hindi ko na talaga ito magaga... Hindi ko to kasi talagang magawa sa buhok ko. Kasi maikli pa siya. Then, ang laki. Ang laki ng mermaid curler na to. Kaya... Ayun, sa mga kapatid ko lang, tapos sa mama ko lang ito nagagamit. At kung maggaganto kayo, make sure na manipis lang na hair yung ilalagay nyo para korteng-korte talaga yung mermaid wave. Ayan o, ganyan lang. Ganyan lang panipis ng buhok. Sige, itry ko lang. Isang wave lang. Kasi nahihirapan talaga ako pag
magbuot eh. Ang hirap. Tsaka matagal siya. Kasi maninipis na hibla lang ng hair yung pwede para korteng-korte yung pagka-mermaid wave na. So, ayan. Pag sinaksak mo siya, may ilaw siya nalabas. Ayan. May ilaw siya. Ayan. Then, ipupunta lang natin siya sa 210 na degrees Celsius. Yung init. So, papainitin lang natin siya. So, eto na siya. Oh, mainit na. Then, kuha lang tayo ng part ng hair. Like, eto na lang. Ayan. Ganyan lang kanipis. Then, ayan. Lagay lang siya dito. Then, bilang ka na lang ng 20 seconds. Like, result niya. Ayan! Diba ang ganda? Ayan yung pagka mermaid wave niya. Ayan. Diba maganda siya pag manipis lang na hibla yung ilalagay niya dun sa barrel or sa curler. Ayan yung result niya. Ang ganda. Kaso hindi ko talaga kasi kaya na buuhan. Kaya ipapakita ko lang sa inyo yung picture. Pero ayan o, ang ganda niya. Ang ganda ng pag-curl. Ayan. So, papatayin ko lang ulit siya. So, I hope na nagustuhan nyo tong video na to. At kung nagustuhan nyo to, mag-like at mag-subscribe ka na down below. At i-hit mo na rin yung notification bell para mas updated ka sa aking mga future videos. At mag-comment ka na rin kung anong gusto mong maging next video ko. So, salamat! Bye-bye!